Magandang araw sa iyo, partner. Ang topic naman natin ngayon ay ang tanong na, pwede ba mag-apply ang isang fresh graduate o zero experience bilang isang messman sa barko? Partner, panoorin mo ito. Bago natin umpisahan, disclaimer lang, partner. Hindi ko nila lahat ng company ay tumatanggap ng fresh graduate or zero experience. Meron mga company din kasi na alam ko na ang tinatanggap lang ay yung mga nakapag-messman na international at land-based. Pero meron din naman tumatanggap kahit zero experience o fresh graduate ka pa, tulad ng company ko. At isingit ko lang to saglit. Shout out nga pala sa mga kabatch kong messman. Tiwala lang batch, mapropromote din tayo. Tiyaga lang. So ayun na nga partner, tulad ng sinabi ko, pwede kang mag-apply kahit zero experience ka pa o fresh graduate ka pa. Paano ko nasabi? Eto partner, makinig ka at panoorin mong mabuti. Itong mga tips na to partner ay base lamang sa mga pinagdaanan ko, yung mga naging proseso ko bago ako nakasampa ng barko sa company namin. Ang kailangan mo lang gawin partner, ihanda ang mga basic requirements mo para maging ready ka at hindi ka matagalan. Partner, tip ko din sa'yo, hindi mo kailangan kunin lahat muna. Ang unahin mo lang muna ay mga basic requirements. Basic partner. Sasabihan ka naman ng recruitment o yung fleet mo kung ano pa yung mga kulang mo pag hired ka na and while nasa OJT ka. At depende din kasi sa barkong masasakyan mo, partner. Example, kumuha ka ng BTOC or BTLGT. E pang tanker yun. What if ang nasakyan mo is bulk carrier, to container o yung mga car ship? E di sayang yung panahon mo at pera. Kaya to follow up na lang lahat yan. Darating ka din naman dyan. Meron akong video kung saan diniscuss ko yung mga basic requirements na kailangan mo munang kunin. Panoorin mo na lang partner. Nasa description yung link. Okay? Panoorin mo. Kung gusto mo namang magbarko partner, ngayon na yun, huwag mo nang patagalin. Umaandar ang oras. Sayang yung panahon mo. Hindi mo din kailangan ng backer kasi lahat naman ng proseso dadaanan mo. Kaya kahit walk-in ka, pwede kang sumampa ng barko. Pwede kang mag-apply. Ihanda mo lang sarili mo sa mga lalakarin mong requirements at lalo na sa mga gastusin pagkuha ng mga requirements na yan at mga trainings na yan. At syempre, be ready ka partner sa medical. Alagaan mo yung sarili mo kasi mamaya sa medical ka naman sumabit. Iwasan mo na yung mga extra curricular activities na yan kung nakakasama sa'yo. Be healthy always partner para walang maging problema at mabilis ang proseso. At mag-research ka din about sa mga trabaho ng messman o trabaho sa kusina sa barko. At yung mga pwedeng itanong sa interview about sa food hygiene, etc. Pati mga exams about sa maritime, kasama din kasi yan. At sa mga safety on board. Kapag nakapasok ka na partner, huwag mo nang sayangin. Iwasan gumawa ng kabalastugan para hindi ka ma-terminate sa OJT. Sayang pinagpaguran. Ilang months lang naman yan, andyan ka na, nakapasok ka na. Kaya tiyagain mo na. Ako nga eh, nagsisisi ako bakit nag-land-base pa ako. Kung alam ko lang noon na pwede naman pala mag-messman kahit fresh grad, nag-apply na agad ako. At ngayon, napanood mo to partner, ano pang inaantay mo? Mag-apply ka na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Asikasuhin mo na mga requirements mo, partner. Medyo gagastos ka lang siyempre sa mga requirements, pero pagsampa mo, isang sahod lang yan, partner, bawi mo na. I-share ko lang din to partner. Ito yung mga pinagdaanan ko din bago ako nakasampa sa company ko. Kasi partner, mayroon kaming yun nga, OJT program. Kaya kahit zero experience ka, pwede ka makasampa. Need mo lang siyempre pa sa'yo mga interviews, mga exam. Yung OJT namin partner is 6 months. Kumbaga, yung trabaho namin sa OJT, yun na din yung magiging work namin on board para ma-practice na kami sa mga trabaho sa barko. Kaya hindi kami nga, kahit fresh graduate kami, nung nag-apply kami kasi dumaan na kami ng OJT. And partner nga pala, yung company ko ay ang tinatanggap lang nila is yung related sa food industry. Kaya kahit zero or fresh graduate kami, pasok pa rin sa banga. Meron din kasi kaming training center. Kaya halos lahat ng training namin, doon na namin kinuha while nasa OJT kami. At salary deduction yun, kaya hindi masakit sa bulsa. Ikakaltas lang yun pag sumahod na kami sa barko. O diba, ang saya. Doon na din kami nakatira sa training center. Libre na lahat partner. Yung tirahan, pagkain, lahat walang bayad. Uuwi lang kami pag weekends. Masaya sa OJT kasi madami kayo. Meron din mga maritime OJT, mga engine at deck cadets. Kaya hindi boring. Malawak kasi yung training center. And after namin ng 6 months sa OJT, saka kami na-deploy sa manning for lineup. Habang mag-aantay kami ng lineup, nasa manning kami para mag-assist sa office. Kumbaga, assist namin yung mga
fleet manager namin sa mga paperworks ng mga crew. Maabot din ako ng mga 3 months doon bago ako nakasampa. Kasi may mga nauna ding batch na na-deploy. Kami magkaka-batch, nagiwahiwalay din kasi iba-ibang fleet. Meron mga napunta sa BAL, Carship, LPG, VLCC, at kaming tatlo lang ang napunta sa LNG. Pero una kong barko ay chemical tanker. So, ayun na partner, masyado nang mahaba. So, alam mo na ang gagawin mo ha, huwag mo nang patagalin. Galaw-galaw na, get your basic requirements. Mag-apply ka na. Time is running partner, think about your future. Dulyar ang sasahurin natin. Kaya ito, hinihikayat na kita. Yun lang, maraming salamat sa panonood mo. Sana na-encourage kita, na-motivate kita. Tiyaga lang, kaya mo yan. Kinaya ko nga eh. Kung may mga katanungan ka pa, i-comment mo lang at least masagot ko. Ingat palagi, God bless, and safety first. Bye!